Maraming hindi nakakaalam na ang pagpirma sa isang VAT invoice or VAT official receipt ay magdudulot ng masamang epekto sa katauhan ng isang presidente, treasurer, at kung ikaw ay kahera o taga-issue ng resibo, kasama ka dito sa ating topic. Anong topic natin? Dangerous signing VAT invoice official receipt. Samahan niyo ako, ilang minuto lang ito, pag-uusapan natin ito. Na-involve ho tayo sa napakaraming tax cases at ito ho ay gusto kong malaman ninyo, isa hong tax case na naparusahan ho yung may-ari ng company kahit hindi ho siya yung nag-i-issue ng resibo kung hindi yung kanyang kahera. Narito ho na isang dokumento na ayokong mangyari sa inyo. Ang tawag ho rito ay data form ng Department of Justice. Iniimbestigahan ho sila. Ang complainant ay yung Bureau of Internal Revenue. Of course, ang respondent yung presidente at yung treasurer. Ang witnesses ay mga taga BIR. At ang crime ho ay gusto kong ilagay ho ninyo sa kaisipan ninyo. Ang kaso ho ay 55 counts of violation punishable under section 264 dahil binailate ho yung Revenue Regulation 18-2011. 55 counts, ha? 55 counts. Napakadami nun. Napakadami. So ano ba yung nakasulat, mga ka-taxpayer kong minamahal, sa RR 18-2011? Ito ho, naka-highlight na. Kailangan daw ninyong isulat yung VAT, yung amount, pag sinabing amount, piso, amount ho yan. Hindi ho rate, amount. So kung 12% VAT ng 100 piso, edi 12 pesos ho yun. Yun yung isusulat ninyo. Separate item sa invoice o receipt. Pag hindi nyo raw yan sinulat, failure or refusal or negligence. Pag failure kasi, negligence yan eh. Negligence. Kaya yung parusa is suffer imprisonment of 2 years up to 4 years. So ito hong taxpayer na pinag-uusapan natin ay hindi niya alam eh. Kasi ang nag-i-issue na resibo yung kanyang mga salesperson, salesman, sales lady, at may kahera ho siya. Siyempre, pag nagbayad ka sa kahera o nagbayad ka sa salesman, yung sila yung magsusulat dun sa resibo. Hindi naman yung presidente, hindi naman yung treasurer. Pero ang kinasuhan, yung presidente and treasurer. Kaya mamaya, o next video natin, pag-usapan natin, ano yung mga administrative remedies ng isang treasurer at ng isang presidente para hindi naman sila makasuhan. So, ang ginawa ngayon ng BIR, mga ka-taxpayer kong minamahal, nag-file ng complaint. Ito yung laman ng complaint. So, in-identify ng BIR yung pong invoice number, yung pangalan noong customer, ano nakasulat, hindi raw naka-indicate yung TIN. At saka yung amount, gross. At sabi, but not included. O ilang beses yan? 16 counts na kagad yan. Kasi 16 sales invoices yung in-issue. Dito naman sa baba, on January 25, 9 invoices yung in-issue. Again, ang kaso is hindi in-indicate yung VAT sa resibo. At ito ho yung patunay. So, anong ginawa? I-file ho yan sa Department of Justice at pagkatapos, nag-rule ho yung Department of Justice na favorable sa BIR. Actually ho, may ginawa hong labag
sa administrative rules and regulation ng BIR, pero hindi ho kinonsider ng ating Department of Justice. So ito po yung naging desisyon. Sabi dito, yung napatunayan na yung 55 sales invoices ay wala hong separately but yun yung sabi. Therefore nag-violate ng 55, nag-file daw ng 55 information. Ayan, maliwanag. So pinagbe-bail ho siya ng 24,000 per each information. So 55 information. So ang mangyayari ho diyan, eh kukumpyutan niyo ho yan ng magkano yung babayaran niya. So ang computation ho niyan is 55 counts multiply mo ng 24,000. Ang bail ho, ang bail is 1,320,000. Grabe. Kung titingnan niyo yung resibo, mga ka-taxpayer, kung mahal, eh wala pa namang million to. Oh, walang million, ang liliit ng sales. Pero ang lalabas na pera sa bail is 1,320,000. So kung kayo yung presidente, kung kayo yung treasurer, o kayong mga cashier, at kayong mga issuer ng OR, official receipt, SI, sales invoice, mayroon ho kayong problema. Pag yan ho ay kinonsider ng BIR yung mga hindi nyo pag-i-issue, pwede ho kayong makulong. Ah, kasi nag-bail eh. So, diretso na kulungan yun eh. Kung hindi ka nag-bail, eh pupunta ka sa kulungan. So, ano yung mga alternatibo na dapat nating malaman? Yun ho yung pag-uusapan natin sa susunod nating video. Okay? At yung mga video ho natin, nasa Tax Specialista YouTube channel at saka sa Ka-Taxpayer Facebook. So, iniimbitahan ko kayo na kumuha kayo ng resibo.ph para maiwasan ho natin ito. Ito po ay electronic invoicing na makatutulong po na maiwasan na kayo ay magbayad ng bail na 1.3 million pesos. Ayan. So kung kailangan nyo naman po ng appointments para i-confirm yung nasa isip po ninyo o iklaro yung naguguluhan nyong kaisipan, pwede ho kayong kumuha ng appointment sa akin po at sa aking mga kasama. May mga available video ho tayo for sale. Pwede ho kayong maging member ng aking YouTube at magbabayad lang ho kayo ng membership na minimum na 1,199 pesos. Okay. So with that, pag-uusapan natin yung susunod nating video. Danger assigning commercial invoice. At danger BIR form. Okay? Signing BIR form. So may dalawa pa tayong susunod na mga videos. With that, mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. For life. See you later.